Noong nakaraang Agosto lang, hindi bababa sa 50 aso ang namatay sa loob lang ng mahigit isang buwan sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Hinihinalang isang hindi pa natutukoy na sakit ang pumatay sa mga aso. Pero para matigil ang pagkamatay ng mga hayop na ito, kailangang makumpirma ang klase ng sakit na tumama sa kanila. Nakilala ko si Wen. Ay, ito, grabe, oh. Kita mo, yung weakness ng legs niyo, ha? Mahinang-mahina yung likod niya. Ganito mismo ang sintomas ng nakamamatay na sakit na naiulat ng mga residente. Sa mga kasong nasuri ko bilang veterinaryo, may pagkakawig sa distemper virus ang mga sintomas. Isa itong uri ng virus na airborne at nakakahawa. Kita mo may color white doon sa cornea niya. Maaring sakit ito nung nagkaroon siya ng makapal na muta sa mata, na-injure yung mata niya. All these dogs, 50 ang namatay. Ganong katindi itong virus na ito, kaya hindi natin dapat binabaliwala itong sakit na ito. Agad kong kinumpirma ang distemper virus sa veterinaryo na unang sumuri sa mga aso. Ayon sa kanya, ito ang kauna-unahang mass death o malawakang pagkamatay ng mga aso sa kanilang bayan. Sa buong 20 plus years niyo of service, na yun lang ba kayo nagkaroon ng isang outbreak na sobrang daming namatay? Sobrang dami. Oh. Yung area na iniikutan ko, talagang marami namatay. Hindi lang hundreds. Pero may mga nakaka-survive din, pero yung consequences na nagsisiki sila, nandun pa rin yun. Pero in 6 months time, mamamatay din sila. Ang distemper virus ay isang uri ng nakamamatay na virus. Nagkakahawaan ang mga aso sa air droplets ng pagbahing o pag-ubo, pero hindi ito nakakahawa sa tao. Ang mas nakakapagtaka, hindi lang pala bayan ng Mangaldan ang nagkaroon ng epidemya. Kumalat ito sa mga bayan ng San Fabian, San Jacinto at Manawag. Sa parehong buwan, daang-daang aso raw ang namatay dahil sa sakit. Hindi lang pala dito sa lugar na ito, kundi sa ibang bayan hanggang San Fabian. No? Doon umabot yung malawakang infection ng distemper. And according to Doc Abe, parang distemper talaga yung ano, and he's very sure. Sa mga sintomas na nakita, umaayon ako sa assessment ni Doc Abe de Asis na distemper ang dumapong sakit sa mga aso. Kaya pinuntahan ko ang isang bayan kung saan halos 10 aso ang namatay sa isang bahay lang, ang San Fabian. Pupuntahan kami dito na naapektuhan daw yung mga aso nila ng sinasabing sakit na ito. Para kamustahin ang sitwasyon, nakilala ko si Mang Angelito. 7 alagang aso niya ang sunod-sunod na namatay. Dahil sa sobrang pagmamahal sa mga alaga, dito na rin sa bahay niya, inilibing ang mga ito. Dito, Juan, Golden Retriever. Golden Retriever. Ayun, Labrador. Binalikan ko ang Barangay Alitaya sa Mangaldan, Pangasinan, para alamin kung distemper virus nga ang tumama sa mga aso gaya ni Wen. Ito yung pupunta namin, yung may sakit naman, ano? Pinili namin puntahan sila dito sa lugar nila kasi baka mamaya makakalat pa yung sakit. Kukuha kami ng sample using cotton buds. Kukuha na namin ng mga muta. Kukuha kami ng serum galing sa dugo. Tapos ilalagay namin yun dito. Pagkakuha namin dito, mimix namin yun. Tapos para siyang pregnancy test kit, nandito siya sa loob na packing na ito. Pag lumabas isang line, ibig sabihin negative siya. Pag dalawang line, ibig sabihin positive. Tinamaan nga ng distemper ang mga aso dito.